Ng ating kanang kamay sa ating puso at sabayan niyo ako sa pagsabi ng Peace Hero Identity. The Peace Hero Identity. In the midst of conflict around us, I have peaceful hands and a peaceful hands and a peaceful mind, which I will always use to do good things to others and be kind, mindful, and respectful. I have a peaceful mouth, which I will always use to speak kindly and gently. I have a peaceful heart, which I will always use to treat others and myself with loving kindness and compassion. I will live by the heart and the spirit of a peace hero. Magandang araw mga bata at mga magulang. Welcome sa unang Echo Peace Session ng ating Peace Hero Kids Learning Journey Program. Ako nga pala si Ate May at kasama rin natin si Kuya Dino at si Ate Jonna. At kami ay mula sa WWF Philippines. Ang WWF Philippines ay nagagalak na makasama ang Teach Peace, Build Peace Movement, ang The Storytelling Project at ang Creative Learning Path School sa programa natin ito. Dahil tulad nila, kami ay naniniwala na napakahalaga na magkaroon tayo ng peaceful relationship sa ating environment, peaceful relationship sa lahat ng nasa kalikasan, no, na kasama nating naninirahan sa iisang mundo. Kaya, para sa unang bahagi ng ating learning journey, i-celebrate natin ang ating nag-iisang planeta, ang ating nag-iisang tirahan. Kaya ang title ng ating lesson ngayon at ng mga susunod na linggo ay Our Planet, Our Home. Bago kami magsimula, gusto ko lang sana ipakilala ang WWF. No? Ang ibig sabihin ng WWF ay World Wide Fund for Nature. Okay, para mas madali nating matandaan, samahan nyo kami na gawin ang sign language para sa WWF. Gumawa tayo ng dalawang W at dahil ang world ay bilog, gawa tayo ng malaking bilog, ganito, world, wide, malawak, fun, kailangan ng tulong, for nature. Kayo nga, ulitin nga natin ang sabay-sabay at mas mabilis, ang W, world, wide, fun, for nature. Ayan, isang beses pa, ngayon naman ay kasama natin si
Kuya Dino. Ayan, sige. I-ready ang dalawang W? Sabay-sabay. Ready, set, go. World. Wide. Fun. For. Nature. Ayan. So maraming salamat. Sana hindi nyo makalimutan ang action natin para sa WWF. Ayan. So, ang WWF ay isang environmental NGO. No? Noong nagsimula kami noong 1961, ang pinakalayunin niya ay ang maprotektahan ang tinatawag natin ng mga endangered species. No? Yung mga halaman, mga hayop na nanganganib na na maubos. Pero yung mga founders ng WWF, na-realize nila na para magawa natin ito, kailangan ay alagaan rin natin ang mga tirahan ng mga halaman at mga hayop na ito. Ibig sabihin, kailangan nating harapin ang mga issue tulad ng climate change, problema sa pollution, at pati na rin yung pandemic na nararanasan natin ngayon. Kaya, para makita at mapahayag ang mas malawak na mission, ito ay naging Worldwide Fund for Nature. So, sa buong mundo, kami ay present sa iba't ibang mga bansa. At dito naman sa Pilipinas, meron rin kaming mga projects sa Luzon, Visayas, at Mindanao. So, ang mga proyekto na ito ay base sa apat na tema na ito, no? Food security, water management, wildlife conservation, at climate adaptation. Pero ang dalawang pangunahing layunin talaga namin ay, tulad ng nabanggit kanina, ang pag-conserve ng ating biodiversity at ang ma-reduce ang human footprint. So yan ang WWF. Sige nga, isang beses pa, gawin ulit natin. World Wide Fund for Nature. Ngayon, pag sinabing nature, ano ba ang pumapasok sa isip ninyo? Ano yung mga naaalala ninyo? Siguro masasabi natin no, na pag sinabing nature, naaalala natin iba't ibang mga hayop tulad ng pawikan, tulad ng mga balyena, ng butanding, kasama rin yung mga bundok, mga ibon, mga puno, pati yung ating mga farms, no? Kasama rin yun. At syempre, kailangan lagi din nating tatandaan na ang mga tao na tulad natin, tayo rin ay bahagi ng kalikasan. So pag sinasabi pala nating nature o kalikasan, ang dami-dami nating naiisip, no? Na iba't ibang uri ng halaman, iba't ibang uri ng hayop. So lahat ng mga yan ay bahagi rin ng tinatawag natin na biodiversity. Sige nga, ulitin nga ninyo. Mas malakas? Biodiversity. Sige, pag-usapan natin ang biodiversity. So pag sinabi raw palang bio, ang ibig sabihin nito ay life. At pag sinabing diversity, variety. So ang sa madaling sabi or sa simpleng pagpapaliwanag, ang biodiversity ay ang variety of life. So napakahalaga ng pagkakaroon ng iba-iba at sari-saring uri ng buhay. No? Diyan nakasalala yung kalusugan ng ating mga ecosystems. No? Dahil bawat organismo ay may kanya-kanyang role na ginagampanan, kailangan mas maganda na mas marami, mas iba-iba para mapanatili natin ang balance sa ating ecosystem. Ngayon, pag sinabi nating biodiversity, hindi lang yung mga living things ang dapat nating bigyan ng pansin. No? Kailangan pag-aralan din natin yung interaction nila with non-living things. Lalo na yung nakakaapekto sa kanilang mga tahanan, no? At minsan, ang tawag natin sa tahanan ay habitats. So, napaka-importante ng ating mga tahanan, ng habitats. Katulad rin ng bahay natin, no? Iba tayo, ang ating pamilya, tayo ay nakatira sa isang bahay. At napaka-importante nito para manatili tayong ligtas, manatili tayong malakas, no? At masigla. Ano-ano ba ang mga ginagawa ninyo sa bahay? Diba, dito tayo natutulog, dito tayo kumakain, dito natin nakasama ang ating pamilya, dito rin tayo naglalaro at nagsasaya. So, napaka-importante talaga ng ating tahanan. Ngayong hapon, apat na uri ng habitats ang ating pag-uusapan. At sisimulan natin ito sa forest or kagubatan. Sige nga, sabihin nyo nga, forest, kagubatan. So ito ay larawan ng forest or kagubatan sa Sierra Madre. Makikita ninyo, no? Puro
mga puno at mga bundok na tatanaw natin. Ito naman ay larawan na mula sa Nueva Vizcaya. So ganun din, no? Ang dami-daming mga puno. Dahil ang mga puno ay napaka-importante sa ating gubat, no? So madalas naisip natin kapag gubat o forest, maraming puno. Dahil ito ang pangunahing vegetation sa habitat na ito. Napakalaga ng ginagampanan ng kagubatan, no? Kahit na tayo na nasa syudad o nasa, siguro kung iba sa inyong nanonood, baka na malapit sa coast, malayo kayo sa gubat, tayo pa rin ay nakikinabang, no, sa iba't ibang mga benefits na nabibigay ng forest sa atin. So una, nurture, benefits of forest, no? Forests nurture our soils. Dahil sa dami ng mga halaman, dami ng mga dahon, mga sanga, at dami rin ng mga organismo na nandito, no, napapanatili na mayaman sa nutrients ang ating soil. At napipigilan rin nila ang soil erosion. Act as carbon sinks. Yan. So, di ba, kapag tayo humihinga, kailangan natin ng oxygen at tayo naman ay naglalabas ng carbon dioxide, no? So, bilang tagapag-capture ng carbon, napakahalaga ng nagagawa ng mga puno at ng mga forest upang mapigilan ang pagdami ng greenhouse gas na carbon dioxide sa ating atmosphere. So, ito ay mabisang panlaban rin sa climate change. At dahil dito, napapanatili rin ang supply ng oxygen at malinis na hangin. Napakahalaga rin ang kagubatan, no, para makapagbigay ng pagkain para sa maraming tao. At hindi lang pagkain, no, ang dami nating mga nakukuha rin mula sa forest tulad ng mga gamot, ng papel na ginagamit natin pag nag-aaral tayo at maraming pang ibang kagamitan. Ang forest din ay nagsisilbing aqueducts, no? So malaki yung ginagampanan ng ating kagubatan para mapanatili ang ating supply ng tubig, no? Sa pamamagitan ng mga ugat ng mga puno, nagagawa nilang porous yung ating soil. At kapag porous ang ating soil, mas nakaka-absorb sila ng tubig, lalo na yung tubig ulan. At hindi lang na-absorb, pero nare-release din nila ito papunta sa ating groundwater para meron tayong supply ng tubig, no? Hindi lang sa forest, pero hanggang dito sa ating mga syudad. And finally, ito ay tahanan ng napakaraming hayop at halaman, no? So, ito raw, dito raw makikita 80% of biodiversity on Earth ay matatagpuan sa ating mga forest or kagubatan. Sige nga, tignan pagmasdan ninyo ang larawan na ito. Meron ba kayong nakikitang mga hayop? Suriin nating mabuti. Meron na ba kayong nakitang elepante? Gorilla? Meron ba kayong nakitang mga ibon? Ayan. So, ito ang ilan sa mga nahanap namin na mga hayop na nasa forest, no? So, meron pa ba kayong ibang mga nakitang hayop bukod dito? Ayan. So, ito lang ay sa ilan sa mga nakikita natin, no? Maraming pang mga hayop at mga organismo at pati mga halaman, no, na makikita sa ating kagubatan. Na ito ay nagsisilbing kanilang tirahan. Ayan. So ngayon naman, pag-uusapan natin ang mga marine habitats. At para dito, tatawagin ko naman si Kuya Dino. Sabi niyo nga, hi Kuya Dino! Hi! Okay, so mula sa lupa na kinuwento ni Ate May kanina, pupunta tayo dahan-dahan papunta sa dagat, no? Dito matatagpuan ang marine habitat. So, ibig sabihin, yung mga tirahan ng hayop sa dagat, no? Simula sa may bandang dalampasigan, nandito matatagpuan yung mga mangroves. O sa Filipino ay bakawan, no? Sila yung special na mga puno kasi kaya nilang tumira sa tubig alat. At kung mapapansin nyo, tignan nyo mabuti yung mga ugat niya, talagang sumisiksik yan sa ilalim ng buhangin para maski mag high tide o low tide, hindi siya maaanod ng tubig dagat. At alam nyo ba, dito sa Pilipinas, kalahati ng lahat ng uri ng mangroves matatagpuan dito sa Pilipinas. Merong iba't ibang uri dito sa Pilipinas, more than 50%, no?
At ang pinakatangian talaga niyan ay yung mga ugat na nabanggit ko kanina. Kasi, una, napapanatili niya yung lupa at saka yung mga buhangin doon sa lugar na yon. At pangalawa, nagiging taguan siya ng mga maliliit na isda, no? Ginagawa siyang nursery, no? Para makapagtago doon sa mga predators nila. So magkakaroon sila ng pagkakataon ng maliliit na mga singit-singit para makapagtago, no? Yan. At kapag kagabi, sa mga ilang lugar na nabisita namin, nagiging maliwanag pa rin ang mga mangroves na sa gabi, no? Kasi maraming mga fireflies. At yung nabanggit ko kanina, dahil sa kanilang mga ugat na talagang malakas na nakakapit sa lupa, sa buhangin, kapag malakas yung alon sa dagat, hindi siya umaabot sa dalampasigan at napoprotektahan yung mga nakatira dun sa tabi ng dagat, no? Nakita niyo dyan, pag makapal yung mangrove forest nyo, no? Napipigilan niya yung mga malalakas na alon. At sa ano rin, ang protection rin niya para dun sa mga hindi napupunta yung mga dumi, sediments mula sa lupa papunta sa dagat. Susunod, syempre, kadalasan nakikita natin mga puno may katabing, yung mga, may iba, isa pang uri ng halaman, yung mga damo. Pareho lang to, no? So, ang mga seagrass, katabi rin siya ng mga mangroves kadalasan kasi tinutulungan rin niyang i-filter yung mga sediments para hindi mapunta sa coral reef. Mamaya pag-uusapan natin yun, no? So maraming ginagawa ang sigas para sa atin. Yung nabanggit kanina ni Ate May, yung mga puno, kinukuha niya yung carbon dioxide, ganun din ang ginagawa ng mga sigas, no? Through photosynthesis, nakaka-capture niya yung carbon dioxide at nakoconvert niya to oxygen na kailangan naman natin, no? At ang mga sigas dito rin, nagiging tirahan ng iba't. Akala nyo, damuhan lang yan na simpleng-simple sa ilan ng dagat. Pero pag tinignan nyo maigi, napakarami ng uri ng hayop ang matatagpo ang nakatira dito. No? At kung magpag-usapan natin sa susunod, may mga ibang malalaking hayop na yan lang ang kinakain. No, katulad nitong seahorse. No? Diyan tumininirahan. No? So, importante rin ang seagrass na parang transition papunta dun sa mas malalim, no? Na lugar na parte ng dagat. Ito yung mga coral reefs o bahura. Pero pag pinag-usapan natin yung coral reefs, maraming uri yan, maraming iba't ibang klase, makulay na makulay at maraming isda. Dito na para na nang nasa syudad ka nito kasi bawat sulok, bawat lugar dito ay maraming nakatirang mga iba't ibang klaseng hayop. Pero kung titignan mo ang corals lang, kung titignan mo siya mga malapit, makikita mo may tinatawag na coral polyp. Itong coral polyp na to ay isang uri ng, tingin nyo, hayop, halaman o bato. Kung titignan nyo mabuti, ito ay isang uri ng hayop, no? Kung titignan nyo, may mga galamay siyang gumaganon-ganon sa agos ng tubig kasi kinakain niya yung mga maliit ng planktons na lumulutang-lutang sa tubig, no? Ayan, kung ang coral ay isang hayop, ang coral reef na makikita nyo sa susunod ay halo-halo na yan. Iba't ibang uri ng hayop, halaman at bato. So ito yung sa Tubataha Reef. Hmm? Nasa gitna siya ng Sulusi. Kung makita nyo. Ayan. Ang daming iba't ibang uri ng mga pating, ng mga pawikan ang naandyan, no? At yan, iba't ibang uri yan ng mga corals. May soft corals, may hard corals, no? May ibang corals pa nga, iba-iba yung itsura niya, pero pareho-pareho lang siya ng species, no? Ang uri. Ayan, nasa kaligitnaan siya dun. Sa karagatan na yan, kaya bira lang ang makapunta dyan, makapunta dang mula March hanggang June lang kasi masyadong malalakas ang alon at kailangan mong lumakbay ng hanggang 10 oras.
Ayan, no? So, dyan lang. At kapag kalmada na yung dagat, dyan na nabibisita ng mga divers yung Tubataha Reef, no? Kaya kung marunong kayo mag-dive, sana mapuntahan yan. Kasi ibang-ibang klaseng mundo makikita nyo dyan, no? Ayan. So, pag tinignan nyo yan, makita nyo, no? Iba't ibang uri ng hayop, halaman ang matatagpuan dito. Kaya napakayaman ng lugar na ito. Ngayon, si Ate Jonah, may mga ikukwento rin sa atin. No? Ate Jonah, ano ba yung mga mababanggit mo? Si Ate Badet pala. Ay, hi Ate Badet. Si Ate Jonah, Ate Jonah, ano na bang pag-uusapan natin? So, bilang nabanggit na ni Ate May at ni Kuya Dino yung iba't ibang tahanan or habitats na bumubuo sa ating ecosystem, ngayon, pag-usapan naman natin kung ano ba yung kahalagahan or ano ba yung maaari nating makuha mula sa ecosystem, di ba? So, una ay binibigyan tayo nito ng mga natural resources, di ba? Provisioning services, sila. Doon natin nakukuha ang mga resources para sa ating pagkain, mga kahoy, paggamit sa ating mga kagamitan, papel at iba pa. Doon din nakukuha ang mga gamot, ang mga enerhiya na ginagamit natin pang kuryente, at mga fibers o yung mga ginagamit natin para sa mga paggawa ng ating mga damit, di ba? Sunod naman na maaaring maitulong ng ecosystem ay ang regulating services naman. Ang ecosystem, tinutulungan nito yung ating mundo na magkaroon ng pag-filter, di ba? O pagsasala ng mga tubig na bumabagsak dito sa atin. Dito rin, nagkakaroon ng natural na proseso ng pag-decompose, di ba? At yung mga crop pollination, yung mga nakatanim natin, di ba, sa agrikultura, doon din nagkakaroon ng pag-pollinate. Climate regulation, yung pagsaayos ng ating mga klima at disease control. Ngayon, ang huli naman sa mga binibigay sa atin ng ecosystem ay yung mga aesthetic, di ba? O yung mga ginagamit nating bagay or disenyo sa ating mga lugar o sa ating mga bahay. Di ba din kanina, dun sa pinanood sa atin ni Kuya Dino na video, di ba? Pag nakapanood tayo ng mga ganung maraming isda sa ilalim ng dagat, di ba parang tayo ay nagkakaroon ng inner peace, di ba? Parang kumakalma yung ating mga sarili. Hindi lamang dun sa mga nakikita natin sa ilalim ng dagat, di ba? Minsan kapag tayo, umuupo lang tayo sa harap ng ating mga garden or sa mga pag pumupunta tayo sa mga natural parks, nakakita tayo ng puno, parang di ba umaayos yung ating pakiramdam. Kaya isa yan sa mga naitutulong ng ecosystem sa atin. Kaya nagkakaroon din ng connection ito sa ating personal growth. At syempre, hindi rin mawawala yung kapag tayo ay nagbabakasyon at para tayo ay nakakapagsaya. So nakatulong din ang ecosystem dyan. Ngayon, paano natin mapangangalagaan ng mga habitats at ecosystem sa ating mundo? Tandaan natin ang tatlong letrang to. LNT. Ibig sabihin ay leave no trace. So kapag tayo ay pwede nang lumabas ng mga bahay, pwede na ulit mag-travel or mamasyal, una, sa leave no trace ay kapag tayo ay lalabas, magplano tayo. Plan ahead and prepare para gagawa tayo ng listahan kung ano yung mga dadali natin para pagdating natin dun sa ating pagpapasyalan, handa tayo, di ba? Hindi tayo nakaiwan ng mga bagay na maaaring katulad ng iba na pag nagta-travel, naiiwan yung shampoo, naiiwan yung sabon. So, ikaw ay nauobligang bumili sa mga tindahan na parang nakakatulong ka pa sa paggamit ng mga single use, di ba? Sunod naman ay travel and camp on durable ground, di ba? Kung saan lang tayo maaaring pumunta at mag-camp, doon lang po tayo pupunta. Sunod ay dispose of waste properly. Kung ano yung mga binitbit mo doon at yung mga basura na ginamit mo, huwag mong iiwan doon. Itapon natin sa tamang tapunan. Leave what you find.
Yan, kapag sa dagat, sa mga tabing dagat, may mga nakikita tayong shells. Huwag po nating pupulutin yon. Hayaan lang po natin yon. Kapag may mga nakikita tayong mga bulaklak at halaman na maganda, huwag nating pipitasin. Diba? Huli, ay sunod ay minimize campfire impacts. Kung nais natin magkaroon ng campfire, huwag tayo masyado yung malaki yung sasakupin natin. At gawin nating minimal lang yung mga paggamit natin. Sunod, respect wildlife. Diba? Huwag nating gagambalain yung ibang mga nakatira doon sa ating pagpupuntahan, lalo na yung iba't ibang hayop. So, parang respeto na lang din, diba, sa bawat isa. At huli ay, be considerate of other visitors. Hindi lang po tayo ang namamasyal doon. So, let the others enjoy the nature too, diba? Sunod, syempre, bilang tayo ngayon ay nasa loob lang ng ating mga bahay, maaari din tayong makagawa ng mga paraan para pangalagaan ng ating kalikasan or ecosystem. Una dyan ay learn to appreciate nature, diba? Turuan natin ng ating mga anak o yung mga bata sa ating bahay o kahit sa ating mga sarili kung paano natin mas mabibigyan ng kahalagahan ang nature o yung kalikasan na habang nasa loob lamang tayo ng bahay, diba? Meron din naman tayo mga nakikita, mga parte ng kalikasan o ng nature, sabi nga ni Ate May kanina, sa loob ng ating bahay, diba? Yun. Maganda rin na umpisahan natin yung pagkakaroon ng sariling urban garden, di ba? So, pwede natin gawin ito kasama yung ating mga anak para mas maging productive tayo habang tayo ay nasa loob ng bahay. Siyempre, turuan din natin ng ating mga sarili na kapag hindi kailangan ang tubig, patayin ang gripo, di ba? Lalo na ngayon, tayo ay nire-require na maghugas lagi ng kamay for 20 seconds, pero habang nagbibilang ng 20 seconds, patayin muna or i-off muna natin yung mga faucet, di ba? Sunod, syempre, para makatipid din sa kuryente ay kung hindi naman kailangan yung mga appliances or yung ilaw, i-switch off muna natin yung mga switch nito, di ba? Para mas makatipid tayo sa kuryente. At kapag sa pagkain naman, mahalaga na tayo ay makaiwas sa mga food waste, di ba? Iwasan natin ang pagkakaroon ng food waste. Kumuha lamang tayo ng mga pagkain na kaya nating ubusin. Okay. Ngayon, di ba, sa labas, lagi tayo nagkakaroon ng clean up or anuman. So, habang nasa loob tayo ng bahay, maaari nating maipractice ito sa ating mga kasama sa bahay na sa loob pala ng bahay natin, baka pwedeng i-train na, di ba? I-train na sila sa paglilinis din. So, tulad dito sa larawan na nakikita natin, di ba? Tinuturuan na iligpit yung kanyang mga laruan. Para pag siya ay nakalabas, kung ano man yung mga kalat na nakikita niya, ay matututo din siya itong itapon ng maayos sa tapunan. Okay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng assignments, di ba? Mga nature challenges na pwede nating gawin sa ating bahay. Una ay selfie with nature. Yan, di ba? So, ngayon, maganda gawin natin na kayo ay pumunta sa ating favorite spot sa loob ng bahay natin na may, alam natin, nakakita natin may nature doon, di ba? So, take a selfie. Kuha tayo ng selfie kasama sa spot na yon at isipin natin bakit ba ito yung paborito kong spot, di ba? Bakit gusto ko dito at ano ba yung nakukuha ko dito kapag tumatambay ako sa pwestong to sa aming bahay. Diba? Isa pang maaaring gawing challenge or assignment ay ang Meatless Monday or any day of the week. Diba? Baka kaya natin gumawa o sa isang araw, sa isang linggo, try to go a day without meat. Diba? Gulay lang ang ating kakainin or ipapa na mga alternatives. Diba? So ngayon, ano yung meals na mga maaaring natin kainin? So pwede na yung picture na natin at i-share natin yung mga nagawa nating recipe, di ba? And last, start your own container farm, di ba? Nabanggit ko nga kanina na pwede nating umpisahan ang pagkakaroon ng sarili nating urban garden na pwede rin nating pagtaniman ng mga maaari ding makain katulad ng mga gulay, di ba? So, marami namang available resources sa internet or sa ibang mga maaaring pagkuhaan ng mga info kung paano tayo makapag-start ng sarili nating garden. Okay. Dahil dyan, nagtatapos ang aming unang session sa Peace Hero Kids TV. Kita-kits tayo muli next week. Okay.